Minsan pa, hindi ka magbabayad sa jeep. Kunyari, nagbayad ka na doon sa mga abot-abot. Manong, bayad po. Ay, yung pala, bayad ng katabi mo. Hello guys, magluto tayo ng hapunan. Ulam, ito, pritong isda. At dahil sa wala akong gulay na may pa-partner sa isda, naisipan ko na lang mag-pansit. Ito yung mga ingredients ko sa pansit. Cabbage, carrots, yan lang. Saka ito. Yan lang available kong pang ingredients, pero maluluto na yan. Pwede na yan. Yan, may shield ako, may shield. Para pag tumalsik lang. Hindi siya didiretso sa mukha ko. Luto na ang aming pritong isda. Ayan. Next ang lulutuin ay ang pansit. Olive oil. Sibuyas. And then, bawang. At saka chicken. At saka takpan para maluto yung chicken. Lagyan ng kunting toyo. Pampakulay lang. Pampakulay sa chicken kasi namumutla. Lagyan ko na yan ng pepper at saka magic syrup. Tapos, ilagay ang gulay. Ayan. The carrots. Ayan. Lagyan ng oyster. Pampalasa. Ooh. And then, mix. Ayan. Ayan na. Lagyan ko rin ng magic syrup. Ooh, ayan. Kunti lang. Ang palasa lang. Pwede na to. Parang half cook lang yung gulay. May pagka-crunchy pagkainin. Ito, mainit na itong tubig. Kunti lang naman na pansit ko lutuin ko, kaya okay na yan. Pagasan ko na siya, ibabad ko na siya sa tubig. Para malambot na siya, pag-ilagay doon. Ito na siya guys, makulay na ang kanyang mundo. Ilagyan ko na siya ng toyo, oyster sauce, at saka chicken cubes. Onion powder, garlic powder. Aray ko! Aray! Aray! Ayan, durog na! Ayan. Mukhang marami nga ito. Basbosan nga natin. Ito na yung pamienta. Na dinurog ko, lalagay ko na dyan. Siyempre, kailangan tikman kung anong lasa nito. Kung pwede na ba ilagay yung bihon at saka kanton. Masarap. Pwede na. Lagyan ko lang ng asin to taste. Mas masarap din kasi pag naglalagay ng asin, konti. Konti lang naman, okay? Kahit may tuyo na siya, lagyan pa rin ng asin konti para may lasa. Iba rin kasi pag may asin eh. Ilalagay ko na ang bihon. Kunti lang pala talaga ito eh. Ayan. Tapos, takpan. Ayan, maghugas tayo ng plato. Pauwi na yung si Papa. Kailangan pag umuwi yun, may pagkain na. Kasi gutom na gutom yun, hindi yung kasi nagbabaon. Ang pinakain niya dun sa office, sa pag-lunch, sandwich. May free lunch silang
shawarma or kahit anong sandwich. Hindi na siya mabaon. Kaya pag uwi niya dito ng gabi, dumarating siya mga 7:30 or 8, 7, mga ganyang oras. Depende kung may binibili pa siya sa labas. Gutom na gutom na yan, sabihin niyang kagal. Kaya na tayo, magutom. Kaya kailangan, may pagkain. May mga nagtataka kung bakit hindi daw ako nagtatrabaho. May pinag-aralan naman daw ako. College graduating naman daw ako. Ito kasi yung pinag-usapan namin mag-asawa. Ito ang gusto ng asawa ko. Kung sa bahay lang ako. Alagaan yung mga bata. At saka, napoprovide naman daw niya. Napoprovide naman niya lahat. Lahat ng kailangan namin. Siyempre ako, mas priority ko yung pamilya ko, mga anak ko. Kasi paano kung magtatrabaho ako? Sasahurin ko, edi sasahod ko lang din sa ano, magbabantay sa mga anak ko, magluluto sa mga maglalaba, edi ako na lang ako dito sa bahay. Total, masaya rin naman ako nakasama yung mga anak ko. Kasama sila lagi. Lagi ko silang kasama. Yun lang naman ang importante. Kung anong kakasaya ng pamilya, yun ang gawin ng bawat isa. At pag-usapan nyo kung ano ang makakabuti sa para sa inyo, sa para sa pamilya, di ba? Hindi kayo pataasan ng pride, hindi kayo pataasan ng ego. Yan. Teka lang, kulo na eh. Tadaan! Luto na ang pansit. Good, lagot, lagot. Ito, imimix ko na yung bihon at saka kanton. Ito, continuation pala dun sa ano ko, kwento ko. Tungkol bakit hindi ako nagtatrabaho. Kasi mas masaya na ako, nakasama lagi ang pamilya ko. Yun lang naman mahalaga para sa akin. At saka kung talagang kinakailangan naman, nangkari naman ako magtrabaho. Experience ko na rin naman magtrabaho sa mga kumpanya. Tapos yung magpaghabulang, makikipaghabulang ka sa jeep. Tapos ah, yung sasakay ka, ito pa yung, tika, ito pa yung masaklap, yung sasakay ka sa ano, sa jeep, pupunta ka sa trabaho, sasakay ka sa jeep, ano, tapos yung pamasahe mo, yung pera mo, hanggang pamasahe lang talaga, minsan pa hindi ka magbabayad sa jeep, kunyari nagbayad ka na doon sa mga abot-abot. Anong, bayad po. Yung pala, bayad ng katabi mo. Tapos, one time, nagsasama na kami nun ni Renato. Ano? Nag-work na ako nun. Sinundo niya ako sa work. Dumaan kami sa isang mall. Tapos, doon sa baba ng overpass, may nagbibenta ng shumai, fishball, mga ganyan. Bumili kami. Parang gusto ko pang kumain. Eh, hindi na kami pwedeng bumili kasi yung tira na lang naming pera, pamasahe na lang. Alam mo, mangyak-ngyak ako noon. Mangyak-ngyak ako noon na noon. Yung gusto mo pang kumain ng fishball, kasi nasarapan talaga ako dun sa fishball. Eh, wala na kaming pamasahe kung ibibili ko pa ng fishball yung ano, yung tinatitirang pera. Diba? Kaya yun, buti na lang itong naasawa ko, mataas yung pangarap sa buhay. Kaya ito, nadadamay ako. Pasasalamatin ako kay Lord. Siyempre, alam niya kung sino ang ipapartner sa akin. Kasi alam niya kung hanggang saan lang yung gusto ko sa buhay. Binigyan niya ako ng asawang may mataas na pangarap. Ito na si Nats. Lord, thank you. Ayan! Luto na siya! Luto na! Tapos, may gagawin ako dito. I-off ko na yung kalan. Lagyan siya ng oil. Olive oil ito. Para mas malinamnam. Mas malinamnam kasi yan pag may oil.
mas malasa, mas masarap siya. Inyo na siya. Mm-hmm. Wala nang apoy yan. Kasi imimix na lang naman yung gulay eh. Nay, gagalagay ko na yung ibang gulay. Ititira ko yung iba pang toppings. Imimix. Titikman ko na yung niluto kong pansit. Kung ano nga ba yung lasa nito. Pwede itong lagyan ng celery. Ng kung ano-ano pang anik-anik dyan. Eh, wala ako. Yan lang meron ako eh. Yan lang yung ingredients. Kaya, tikman na nga ito. Matikman. Pwede. Pwede na. Dito na si Luz. Dito na si Bossing. Hmm? Dito na si Bossing. Dumating na si Bossing. Hmm? Ay, madami rin pala to. Oh. Kala ko kunti lang. Ayan. Ready to serve. Kainan na. Jorge pasa sa church. You name the father and son both. Amen. Ang lasa ng pansit. Sarap. Wow. Ha? Ang lasa? Mainit? Masarap na yung panlasa. Masarap na yung panlasa mo. Balik na panlasa. Ayun, si Papa Nuts na yung naghugas ng pinagkainan namin at saka yung mga ginamit ko kanina na hindi ko pa nahugasan. Siya ang nagwagi. Oh, siya guys. Hanggang dito na lang. Thanks for watching.